Tahimik lang niyang pinaubaya rito ang bata. Pinigilan niyang sariling mapapiksi ng bahagyang magdikit ang kanilang mga balat. Nasundan lang niya ng tingin ang paglakad ni Sage nang nakasunod sa nauuna ng si Jamie. Her daughter looked so peaceful at her father's arm. Parang protektadong protektado ito. Kung may ibang tao makakakita sa kanila, iisipin na isa silang masayang pamilya. Pero hanggang pangarap lang yon. Napangiti na lang si Gabby ng parang echo na nagpaulit-ulit sa isip niyang ilang beses sa pagbanggit ni Sage sa buo niyang pangalan. Kahit noon pa, tinatawag na siya nito sa buong pangalan. And it always tickled her insides. Gabriel? 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 Inulit-ulit niya sa isip ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Sage. She never knew na ang panlalaki niyang pangalan ay magtutunog maganda sa pandinig dahil sa boses ni Sage. Gabriel? Ha? Bigla siyang natauhan. Nakalimutan niya. Naglalakad nga pala sila papunta sa kanyang unit. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Sage na nakatayo na sa tabi ng pinto ng kanyang unit. Dali-dali na lang tuloy siyang pumasok. Nasaan ang kwarto niya? Ah, dito. Kasama ko siya sa kwarto ko. Nagpauna na siya sa kwarto. Hindi naman siya nahiyang papasukin si Sage. Maayos naman kasi ang kwarto, maliban lang sa likod ng pinto. Marahang inilapag ni Sage si Erin sa kama at magaan na hinalikan sa noo. Sleep tight, sweet cupcake. Bulong pa ni Sage bago lumayo. Lalabas na ako. Paalam nito sa kanya. Okay, susunod na ako. Parang gusto na niyang kumuha ng walis at dustpan para dakutin ang lalaking ito at tuluyang ilabas. Masama ito sa kalusugan ng single life niya. Tinawag niya si Jamie para bantayan ang natutulog na si Erin. At siya, hindi malaman ang gagawin sa kusina. Nasa sala kasi si Sage at naghihintay. Nakasunod din ang tingin nito sa kanya. Paano niya nalaman? She could feel the burning stare of his eyes. Pagkatapos magtimpla ng kape at kumuha ng ilang baked cookies, nagmamadali na siyang pumunta sa sala. Mas mabilis, mas maaga niyang mapapalayas ang lalaki. Kape? Ayaw mo ba akong patulugin? Kunot ang noong tiningnan ni Sage ang dala niyang tasa ng umuusok na kape. Huwag mong inumin kung ayaw mo. Mabilis na balik ni Gabby. Luke, nagmamagandang loob lang ako sa paghatid mo sa amin. Kung ayaw mong uminom, pwede ka nang umalis. Hindi ba sabi ko, dito ako magpapalipas ng gabi? Mahirap na, baka tumakas pa kayo. Saad ni Sage. Nalukot naman ang mukha niya sa sinabi nito. Hindi kami tatakas. At tulad ng sinabi ko, kung hindi ka magtatangkang kunin si Erin, hindi kami aalis dito. Pwes, yan ang pag-usapan natin ngayon. Sumandal pa si Sage sa backrest ng upuan at ipinatong ang dalawang braso sa sandalan. Baka gusto mo magkwento kung ano nangyari sa inyo pagkatapos mong tumakas. Ang hirap mong hanapin. Nag-iwas siya ng tingin. Bakit pa? Hindi naman na mababago yun. Ang mahalaga, nandito na kami. Nabuhay ang anak ko nang walang tulong galing sa'yo. Hindi naman na sumagot si Sage at tahimik lang na nakatingin sa malayo. Kung anong iniisip nito, hindi niya alam. Pagkatapos, bigla itong nagtanong ng isang bagay na hindi niya napaghandaan. Naging okay naman ba kayo? Concern was written on his face. Hindi ito nakatingin sa kanya. At sa halip ay nag-iwas pa nga ng tingin. She almost smiled at that. She looked cute and awkward. Naging okay naman eventually. Lalo na nang makilala ko si Ma'am Ange at magtrabaho na ako sa Angelicious Cake Shop. Marahang tumango si Sage. Good.
Walang nagsalita sa kanila pagkatapos. Kung hindi pa siguro sumulpot si Jamie para magpaalam ng matutulog, hindi pa sila kikilos at magkikibuan ni Sage. Sage, pwede bang dumaretso na tayo sa dapat natin pag-usapan? Wala nang pasakayang tanong ni Gabby na wala na ang yaya. Ano mang gusto mong mangyari? Huminga na malalim ang lalaki. I want my daughter. Mahihirapan kang maghabol. Agad niyang sagot. Hindi ko inilagay ang pangalan mo bilang tatay niya. Apelyido kong gamit niya. Pero kaya kong patunayan na anak ko siya. Determinadong balik ni Sage. Alam kong mayaman ka. Kaya mong gawin ang DNA test. Pero kahit ano pang gawin mo, ako pa rin ang ina. Bumibikit naman ang dibdib ni Gabby. Nararamdaman na naman niya ang takot. Kaya kung pipilitin mong kunin si Erin, hindi mo siya makukuha. Kaya mo bang saktan ang anak ko? Ang anak natin para lang makuha mo siya at masolo? Hindi nagsalita si Sage. Umayos ito ng upo at pinagsalikop ang mga kamay at pinakatitigan ang mga yon na parang naroon ng kasugatan. Look, Sage. Alam ko may usapan tayo at sinira ko yun. Malakas ang loob kong itakas ang bata dahil alam kong wala naman tayong pinirmahang kontrata. Kung dadalhin mo to sa korte, para lang tayong live-in partners na naghiwalay at nagtatalo sa custody ng bata. Wala pa rin siyang nakuhang sagot mula kay Sage na natili itong tahimik at pinagmamasdan ang suot na wedding ring na noon lang din niya napansin. Suot pa rin pala nito yon. Ayaw mang maramdaman, hayon ang kurot na noon pa man inasa puso niya. Napahugot na lang ng malalim na hininga si Gabby. Kung wala kang balak kunin si Erin, baka magkasundo tayo sa schedule ng pagdalaw mo. At kung mapapanatag mo ko na hindi mo siya itatakas, baka sakaling ipahiram ko siya sa'yo anytime. That caught his attention. Marahan siyang nilingon ni Sage. Dapat ba ako magpasalamat sa mga sinabi mo? Tanong ni Sage. Nag-iwas siya ng tingin. I talked to my lawyer about this. Pagkatapos saka ulit tayo mag-usap. For now, let's sleep. Pagod ka na. Pagod na rin ako. And I can think straight when I'm tired. Pinigilan ni Gabby ang mapaluha. Matapang at malakas siyang babae. Pero pagdating sa kanyang anak, kapag na-threaten ang pagsasama nila mag-ina, natatakot siya, naduduwag, lumalambot. Marahan siyang tumango at tumayo na. Napasinghap siya nang maramdaman ang biglang paghawak ni Sage sa kanyang kamay. Sage? Napalingon siya rito. Marahan naman siyang binitawan ng lalaki. No, nothing. Good night. Tumalikod na ito at inayos ang throw pillow sa sofa. Pagkatapos ay humiga at tinakip ang braso sa mga mata. Tahimik na inoff na ni Gabby ang ilaw. Pagkatapos ay masigurong nakakandado na ang pinto at maayos na nakatutok kay Sage ang electric fan. Good night, Sage. Mahinang usal niya sa hangin at umaasang sana wag na nitong kunin si Erin. Hanggang sa maalala ni Gabby ang nakaraan. Kung hindi natin madaan sa santong dasalan, dadaanin natin sa matamis na usapan. Parang ayaw niya sa ibig sabihin na matamis na usapang iyon. Are you sure you want to do this? Marahan, malamyos, malambing. Ang mga yon ang umakit kay Gabby kaya panitangulang ang nagawa niya sa mga sinabi ni Sage. Kasamang ibang pangako nito karamay ang alak. Tatanggi pa ba siya habang nakabalandara na rin sa mga mata niyang magandang katawan nito? Malapad na mga balikat, maliit na bewang, abs na para ng babae at lalaki, at ang mga braso at hita na para masarap yakapin at palambitinan. Ikaw, sigurado ka na ba? Balik tanong ni Gabby. Alam niyang mahal ni Sage ang namatay na asawa. Habang umiinom sila kanina para ipagluksang na bigong fertilized egg, bigla na lang nitong sinabi na may iba pang paraan.
Ayaw sana niyang pumayag. Pero nang sabihin ni Sage na itong bahala sa kahit anong sabihin niyang kabayaran, parang biglang lumaki ang ulo niya. Kahit pangaraw hilingin niyang buong kayamanan nito, papayag na si Sage. Mabigyan lang niya ng anak na pwedeng ipalit sa alaala ng anak at asawa nito. Noong una, ang tingin ni Gabby sa lalaki ay nasisiraan ng ulo. Pero nang tamaan na siya ng alak at maisip na wala naman siyang talo sa usapan nila, pumayag na siya. At ayun nga sila, nasa tapat na naghihintay na kama. Nakadamit pa siya habang si Sage ay nakahubad at brief na long ang suot. Mahihiya ang mga artistang kinakililigan niya sa ganda ng katawan nito. Mababarakas pa ba siya gayong mayaman pa? Nakahiga na sa set belts at nakapatong na sa kanyang lalaki? Napasinghap na lang siya nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Pinaglakbay ang bibig sa punong tenga niya, dahilan para makiliti sa binigay nitong sensitibong parte ng kanyang tenga. May oras ka para umatras, Gabriela. Bulong nito. Once I claim your lips, wala nang atrasan. Lalo siyang napasinghap nang sa mukha naman niya naglandas ang mga labi ni Sage. Hindi siya nito hinahalikan, pero yon ang kanina pa niyang gustong mangyari. Gusto niyang maramdaman kung paano ito humalik, kung ano ang pakiramdam ng mga labi nito sa kanyang balat. Aatras pa ba ako pagkatapos ng ipinangako mo? Hindi na natatawang balik niya. Numiti naman si Seiya kanya kaya hindi niya napigilang hawakan ang mukha nito. Pwede bang umiti ka uli? Natigilan ito hanggang sa mawala ang ngiti. You're asking too much. At bago pa siya makakilos, hawak na ni Sage ang kumot at itinakip yon sa kanyang mga mata. Bahagya nitong iniangat ang ulo niya at ipinalibot doon ang kumot. Itinali sa gilid bago siya hinalikan. Huwag mong aalisin to. If you do, kalilimutan kong usapan natin, matuloy man ito o hindi. Hindi na nagawa pang sumagot ni Gabby nang dumampi ng mga labi ni Sage sa kanyang mga labi. At tulad ng kanyang inasahan, hindi matamis ang halik, pero mainit na pakiramdam ang hatid niyon. At nang haplusin nito ang kanyang katawan sa ibabaw pa lang ng damit niya, napakainit na sa pakiramdam at lalo pang uminit na maglakbay na sa laylayan ang mga daliri ni Sage. Napasinghap na lang siya nang tuloy na nitong ipasok doon ng kamay. Wala pa akong ginagawa, Gabriela. Pabulong nitong sabi sa mga labi niya. Wala pa nga ba itong ginagawa? Kung ganon, ano ang tawag sa mga haplos at sa paglalakbay ng mga labi nito pababa sa kanyang mga labi? Sage, impit na bulong niya. You finally said my name, right? Marahan itong tumawa at mukhang natuwa talaga. Inaangat na kasi nito ang damit niya dahilan para tumaas din ang kamay niya at takpan ang kanyang mukha. Akala pa nga niya, tuloy ang aalisin ni Sage ang damit niya, pero hinayaan lang nito yon sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, hindi niya maigalaw ang mga braso at hawak nito lahat ng kontrol. Nang biglang may naalala si Gabby. Sandali, nakapag-ahit na ba ako ng buhok sa kilikili? Hala, baka hindi. Nataranta tuloy siya. Alisin mo na to, sandali lang. Baka makita mong kilikili ko, hindi yata ako nakapag-ahit. Pilit siyang kumawala. Sandaling tumigil si Sage. Kasunod ay ang magtaginting na pagtawa. No. And rest assured, wala ko nakikitang buhok. At para patunayan yon, marahan pa nitong hinaplos ang kilikili niya. Now don't move. Just let me take care of everything. Bulong nito. Hindi mo sinabing may tinatago ka pala. Medyo natawa pa ito, lalo tuloy siyang nataranta. Sage, please. Please what? Tanong nito at idinampi ang bibig sa kanyang tiyan, sa kanyang pusod hanggang sa botones ng suot niyang pantalon. Please what, Gabriel?
Akma siyang tatayo ng pigilan ni Sage at naramdaman na naman niyang mainit na hininga nito sa ilalim ng damit niyang nakatabing sa kanyang mukha. "Stay, you look beautiful." Bulong nito, lalong hindi nakatanggi si Gabby nang hindi na sa katawan niya humahaplos ang kamay ni Sage, kundi sa pinagmumula ng init ng buong katawan niya. Napapaungol siya sa bawat pagdiin ng daliri nito. Ano bang ginagawa ni Sage sa kanya? Lalo pa siyang napaungol ng maya-maya pa. Maramdaman niyang kahandaan nito. Sa kabila ng nakaharang na pantalon niya at sa suot nitong boxers, nagagawa nitong pukawin ng init na nagpapagulo sa buong sistema niya. Pakiramdam ni Gabby, para siyang may inaabot na kung ano sa bawat pagdiin ng kahandaan nito. Nasa isang sayaw sila na hindi niya inakalang kaya niyang sayawin. Ilang galaw at idayog pa bago siya napasigaw. Naabot na niya ang bagay na pilit na inaabot kanina. Isa pala yung premyo na hindi niya nakikita, pero napakasarap sa pakiramdam. "I want more." Hindi niya napigil ang bulong. "Then I'll give you more," wika ni Sage. Natapos lang ang pagbabalik-tanong ni Gabby sa nakaraan na makaramdam siya ng antok. Kinabukasan, "Anong nangyari pagkatapos?" Biglang sumulpot si Rika sa tabi ni Gabby. Naggulat na tiningnan lang ni Gabby ang katrabaho / kaibigan. Hindi ito madalas magusisa gay ni Madam M, pero parang naimpluwensyahan na ito ng kikay na co-owner ng Angelicious Cake Shop. "Anong nangyari pagkatapos?" balik tanong niya. Medyo busy siya sa pag-i-inventory, kaya hindi rin niya makaharap ng tuluyan si Rika. "Hindi ko get best. Kunwari ka pa?" Bahagyang ibinunggo pa nito ang balakang sa kanya. "Alam namin na hinatid kayo mag-ina ni Sage kahapon. Anong nangyari? Magkakaroon ba ng part 2 ang love story nyo?" Tinapos muna niyang pagbibilang sa gagamitin nilang boxes para sa susunod na delivery bago hinarap si Rika. "Hinatid niya kami. Sa bahay siya natulog pero..." "Talaga? Oh, edi may part 2 kayo sa bahay nyo?" Bahagya na lang natawa si Gabby. Hindi niya alam kung anong napag-usapan ng single moms kahapon nung umalis sila ni Sage, pero mukhang naging topic of discussion sila. "May part 2 ng usapan, pero wala rin kami naging conclusion eh." Nagkibit balikat siya. "I think he would consult his lawyer first bago uli niya ko kausapin." "Ganern?" Parang dismayadong reaksyon ni Rika. "Wala palang good news na maibabalita." "Loka?" Marahang tinampal na ito sa braso. "Umaasa ba kayong may love story kami?" "Naku, asa pang bituin sa langit. Para kong humiling ng lamig sa gitna ng tag-init." "Wow! Lakas makamakata. Nahawa na ako kay Madam M eh. Buti nang mahawa ka lang sa ganyan kaysa sa walang hanggang saging niya." Nagkatawanan pa sila. "Kidding aside, Gabby, wala pa rin kayong napag-uusapan tungkol kay Erin? Paano ba sila mag-uusap kinaumagahan?" Hindi niya naabutan si Sage. Noong una siyang nagising, tulog ito sa sofa. Lumampas ang mga paa sa maliit na sofa. Nainitan siguro kagabi si Sage dahil sa electric fan lang ang gamit nito, kaya naghubad ng t-shirt na itinakip sa sarili, pero hindi naging sapat para matakpan ang buong katawan. Na-expose tuloy ang malapad na dibdib ng manong nang bumalik si Gabby sa kama para ipagpatuloy ang pagtulog. Hindi na siya makatulog. Tuloy tinanghali siya ng gising. "Hoy, hindi ka na sumagot. Siguro may nangyari nga kagabi, ano?" Pangungulit ni Rika. "Wala nga." Muli niyang tanggi na mukhang narinig ng ibang nasa kitchen na pupuntahan nila ni Rika. "Ano yan? Mukhang nagsosolo kayo ng usapan," sabi ni Ma'am Angelique. "Kamustang inventory, Gabby? Pack na pack pa?" Masayang sagot niya at ibinigay na rito ang chart.
Lumapit siya kay Gwen kung saan tinuruan siya nito kanina lang ng kailangang gawing fondant gagawin sa cupcake para sa Kerry. Natatawang sagot ni Ma'am Ange. Anyway, nakapag-usap na ba kayo ni Sage? Anong verdict niya sa mga info na sinabi mo? Nagkibit balikat si Gabby. Ang sabi niya, kakausapin niyang abogado niya. Hindi ko na nalinaw kaninang umaga dahil bigla siyang nawala pagkagising ko. And they haven't called you yet? Hindi naman niya kinuhang number ko. What? Collective na bulalas sa mga single mom. Hindi talaga niya kinuha? Hindi makapaniwala ang tanong ni Marie. Mahinang alaga mo, Ma'am Ange. Naiiling na sabi ni Rika. Oh well, baka bigla na lang yun sumulpot. Marahang pumalo si Ma'am Ange sa hangin na parang naroon ang balikat ni Gabby. Ang mahalaga ngayon, alam na niyang wala siyang laban sa custody ng bata. Kahit ilaban pa niya na may something kayo noon at makuhang fraternity rights kay Erin, hindi pa rin niya makukuhang custody. Recitation lang ang pwede niyang hilingin from you. Ibibigay mo ba? Saglit na nag-isip si Gabby. Ipagkakait niya ba si Erin sa tatay nito? Ni hindi pa nga pala niya sasabi sa anak na si Sage ang tatay nito. Bahala na, sagot niya at sinimulan ng ginagawang fondant. Kung hindi niya tatangkaing itakas ang ano ko, papayag ako. Pero once na maramdaman kong may balak siya, magdusa uli siya sa paghahanap sa amin. You want me to help you? Naggumawa ng black and white for your demand sa visitation ni Sage? I can call my lawyer. Alok ni Ma'am Ange. Nahihiya siyang tumingin sa mabait na boss. Inirapan naman siya nito. Pasensya na sa abala, Ma'am Ange. Little things. Yun lang at tumalikod na ito. Iwan ko muna kayo. I need to fix this and call Attorney Bertiz. Napangiti na lang si Gabby. Sunod-sunod ang swerteng dumarating sa kanya. Sana lang hindi matapos doon. Sana lang hindi siya biglang bawian ng malas. Parang umiikot ang tingin ni Gabby habang papasok sa kanyang bahay. Hindi niya keri ang usapan nila ni Attorney Bertiz kanina. Nahihilo siya sa mga batas na sinabi nito. Iisa lang ang naintindihan niya. Nasa papeles na hawak ang lahat ng demands niya pagdating sa visiting rights ni Sage sa kanilang anak. Sana lang pumayag siya. Sabi niya sa sarili habang binubuksan ang pinto. Bunso! Sigaw niya kaagad pagbukas sa pagbukas ng pinto. Nandito na si Nanay. Nanay! Sigaw ng kanyang anak. Nandito si Tatay. Parang bigla siyang ipinako sa kinatatayuan nang marinig ang sinabi ni Erin. At totoo nga, nandoon si Tatay, si Sage. Evening, Nanay. Pagdiriin nito sa huling salita. Kanina pa kami ni Bunso rito, ang tagal mo raw. Maluwang na ngiti ang ibinigay ni Sage sa kanya. Parang nilusaw ng ngiting iyon ang sakit ng kanyang ulo. Bigla ay naging napakaganda ng lahat. Maayos at walang problema. Ngingiti na rin sana siya kay Sage nang ma-realize ang sitwasyon. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti uli ang lalaki at bumaling kay Erin. Bunso, doon ka muna kay Yaya. Kumain ka na uli roon. Wala pa po akong kiss kay Nanay. Nagpumigla si Erin. Walang nagawa si Sage kundi ibaba ang bata at hayaang lumapit kay Gabby. Yumuko naman si Gabby para mahalikan ng anak sa pisngi bago tumakbo ang bata para bumalik sa kusina. Hey, madaya ka! Bakit ako walang kiss kanina? Reklamo ni Sage kay Erin ng daanan lang ng kanilang anak. Yunusuan lang ito ng bata. But when he looked at Gabby, gan was the smiling guy earlier. So, ano ginagawa mo rito? Ulit na tanong niya. Nagkibit balikat ito at parenteng na upo sa sofa. Dinadalawang ano ko. Sinusigurong nandito pa kayo't hindi pa tumatakas. Grabe ka rin, no?
Hindi mo ba naisip na may karapatan akong itago siya? Dahil ako ang nanay niya. Siguro naman nakausap mo ng abogado mo tungkol doon. Naiinis at paangil na sabi niya. Wala siyang natanggap na galit na reaksyon kay Sage. Hindi gaya nung unang araw na nagkita sila. Basta lang siya nito tiningnan at marahang tinapik ng katabing pwesto sa sofa. Maupo ka muna. Kailangan nating pag-usapan yan. Nang hindi siya kumilos, tumayo na si Sage at marahan siyang hinatak papunta sa sofa at pinaupo. Mahirap makipag-usap ng nakatingala. Inirapan niya ito. Look, Sage, hindi ko alam kung anong pakulo o laro mo. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi ko i-give up ang custody ni Erin. I know. Itinaas ni Sage ang dalawang kamay. Na-verify ko ng documents. Ikaw nga ang nanay. And I'm so stupid na hindi ako nag-ayos ng birth certificate niya noon sa ospital. Parang sapat na kasi sa akin noon na may anak ako at nagtiwala ako na hindi mo ako lolokohin. Ouch! Medyo tinamaan si Gabby sa mga huling sinabi. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Ngayon, ang gusto ko lang, mabago ang surname ni Erin. Gusto kong apelyido ko magamit niya and make her my legitimate child. Wika ni Sage. Ayoko. Mabilis niyang tanggi. Natatakot siya kapag ganoon ang nangyari. Kung ipipilit mo yon, mabuti pang lumayo't magtago na lang uli kami. Matapang niyang sabi, natahimik na naman si Sage kaya nagpatuloy siya. Look, Sage, kahit wala ka, kaya kong buhayin ang anak ko. Masaya kami ni Erin. Hindi naman siya naghahanap pa ng tatay. Napahinga siya ng malalim sa huling sinabi. Pero dahil pinangunahan mo na ako at nagpakilala ka na bilang tatay niya, salamat. May sarcasm na sabi niya. Napakamot ito ng ulo. Hindi ko napigilan. She was asking kung anong itatawag niya sa akin. And I just went all the way. Went all the way, ha? Napapalatak na uli siya sa sinabi ni Sage. Pinigilan lang niyang sariling saktan ito. Pero kung naiba sigurong sitwasyon nila, parang girlfriend lang nito na iniwan sa ere, baka sakaling nabigwasan niya ito. Yes, tumango-tango pa ito. Kung ganun, baka mag-all the way na rin ako. Naiinis pa rin niyang sabit iniabot na kay Sage ang envelope na naglalaban ng papeles tungkol sa visiting rights nito. Ano to? Kunot noong tanong ni Sage. Huminga ng malalim si Gabby. Simple lang naman ang nakasulat dyan. Visiting rights mo yan. Nakalagay dyan kung kailan ka lang pwedeng dumalaw, kung kailan mo lang pwedeng hiramin si Erin, kung hanggang oras mo lang siya pwedeng hiramin. Walang overnight, walang out of town, walang out of the country. Not unless kasama ako. Yun ang summary ng papeles na ginawa nila ng abogado ni Ma'am Ange. Pabor yun sa kanya. Pabor din naman kay Sage yun ay kung papayag ito. Saglit na natahimik na binabasa ni Sage ang mga papeles. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.